Hello mga kalalabs! Welcome back to my YouTube channel! Today, gagawa tayo ng homemade na polvoron. Ayan, kasalukuyan din may ginagawa si Sarah Kalalabs Lapi. Ayan po, para sa ating pagluluto. Nag-ano siya? Anong tawag tisiga. Dyan? Oh, nagsisiga. So, ng, ano tayo, pour tayo. So, yung gagamitin lang natin ay mga kahoy kasi wala tayong gasoline stand. Grabe ka kung maka-pour, but we are still blessed. Yes. We should be thankful for what we have. So, oh my gosh, wait lang. Oh, mahangin. Hello mga kalalabs again. So, ayun, nandito na kami sa loob ng kusina. So, nakikita nyo naman na busy talaga si Sir Rico sa pag-prepare ng mga ingredients sa para sa gagawin naming homemade polvoron. I think na magiging masarap talaga ito. Tingnan na lang po yung mga ingredients sa paggawa ng polvoron. Basic talaga yung first ingredient, ito, yung flour or yung harina. So, pwede din class A, pwede din yung kahit anong klaseng harina, basta harina siya sa paggawa ng polvoron. So, ito po, yung pampasweet, yung white sugar. Ito. Then, third is yung margarine. So, para ginawa din namin pampatwist yung homemade polvoron, so bumili kami itong wala mang Oreos na nabibenta dito. So, huwag kang pasosyal-sosyal. So, ito lang binili namin para siyang Oreo na biskuit. So, ito na yung gagawin namin. Gagawin siyang parang powder para ilagay namin dito later. So, huwag kayong mag-aalala kasi ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng homemade polvoron. Hello, Sir Rico. Parang busy ka ata dyan. Busy sa pagtiga ng mga ano. Anong tawag dito? Ang hope. Actually, mga kalalabs, option na lang to. Kung pwedeng hindi mo to lagyan, okay lang. Pero sa akin, mas masarap kasi kung maglagay ka ng konting twist. Katulad ng Oreo or mga Presto, mga Hiro or mga yung mga Yahoo na kahit anong flavor na gusto mo lagyan, okay lang. Kalukuyan mga kalalabs, pinapainit natin ang frying pan. Para sa ganon, frying pan talaga, sobrang social. Sobrang social na yan. Para ano, pampainit yan. So guys, actually, hindi talaga lalagay lahat-lahat ng mga ingredients. Rather. So first is, lalagay muna yung, dito video sir, yung flour. So hindi pa siya ilalagay yung mga iba't ibang ingredient. So ganyan lang siya, simple lang. So unahin muna yan, no? Kalalabs Rafi, dapat yes. I-mix talaga siya ng maayos. Yes. Dapat we make sure yung init ng ano, anong tawag dyan? Init ng apoy. Dapat katamtaman lang. I think katamtaman lang ba din yung Actually, okay lang. Mas maganda yung malakas yung apoy. Pero make sure talaga na ginaganyan mo siya para bang parang minimix mo siya na para hindi siya masunog. Kasi kung masunog siya, pangit yung lasa. Mapait, nagiging mapait siya kasi nasusunog siya. Kung ganito, stable ka lang sa pag mimix ng harina, so hindi siya masusunog actually. Nakakapagod pala yun sa pag-mix, no, kalalab sape, kasi dyan pa lang, no, maraming ikot, maraming mixing, ano na, angles ang kailangan gawin. Pero okay laman, pero kung lagyan mo to ng love, yung lasa nito, parang magiging masarap talaga at the last. Kahit sa pagluluto pala, no, kailangan ng love. Kailangan mo lagyan ng love. Mm-hmm. Bakit, kalalab Shopee, bakit kailangan siguro natin lagyan ng ano, yung love sa pagluluto? Oh, one thing is, kung lagyan mo talaga ng love yung pagluluto mo, parang nagpo-focus ka sa mga ingrediente, nagpo-focus ka sa mga ingredients na manalaman mo kung ano yung kulang, ano ba yung sobra, kung sana masaya all, ka, no? Kung masaya ka sa ginagawa mo sa pagluluto. So therefore, yung outcome ng lasa ng niluluto mo, masarap. O later, papatigin ko ito sa inyo.
kung gusto niyo. Sana all, dapat no, nalalaman ko anong kulang. Pero kung gusto mo itong tigman, dapat mag-subscribe pa muna sa aming YouTube channel, J. Yes. Alrico. Kung hindi ka mag-subscribe, mamaya wala ka ng jowa or iiwanan ka ng jowa mo for sure. Okay, next, kalalang Sophie, ano ba ang gagawin dyan? Actually, paano siya malalaman kung ano yung next na gagawin? Kung makikita mo siya na para siyang golden brown, so lagyan mo na ng sugar. Pero for now, hindi pa kasi puti pa talaga yung kulay niya. So huwag tayong magmamadali sa anong ginagawa nito. Kasi make sure, no, lutong-luto talaga yan siya. Yes, parang toasted ang tawag dyan, yes, no? Yes, toasted talaga. Yung parang tinoast mo talaga siya, yes, para hindi siya ano, kasi mahirap na may mga batang, yes, kakain, tapos pag hindi siya properly cooked, yes, baka may ano mangyayari na hindi siya ma-digest ng maayos. Wala pa to siyang sugar actually, wala pa, fully arena pala talaga siya. So ayan, nakikita nyo na achieve na natin ang golden brown na kulay. So pag ganyan na yung kulay niya, tapos may amoy na siya. So, yung next na ilalagay nyo ay yung sugar. 1/4 muna para hindi tayo mahanan talaga. Ayan. I-mix nyo ng maigi para hindi siya masunugan talaga. Pero actually, yung sunog niya ay masarap ng nag-a-add siya ng lasa. Pahit-pahit. Ayan. Tira. So, yung next na ilalagay ang yung kaninang dinurog na biscuit. Yung Hope na Oreo. Ito. Mas masarap pag madami. Ayan. Chocolate. So, ang last ingredient natin ay ang margarine. So, kung lagyan nyo ng margarine yung pulburon, make sure na nakaangat na siya sa, wala na siya sa apoy. Kasi mainit naman to siya daan yung ano, yung pulburon. So, huwag nyo i-mix agad-agad. So, ano yung gagawin niyo? Parang gaganoon niyo siya. Gaganoon niyo siya sa middle. Kasi pag i-mix nyo siya agad-agad na hindi siya magme-melt. So, ganito. So, i-melt nyo siya sa gitna. So, i-melt nyo ng ganyan. Ganyan. I-melt nyo siya. Na-melt naman kasi mainit naman siya. Wala na siya sa apoy. So, i-ano muna siya. I-caramelize, i-melt. Hanggang ano ninyo. Then, make sure talaga wala na siya yung mga parang mga residue pang ganun, oh. Parang lahat melted na. Tapos, lagyan nyo ng kaunting-kaunti lang mga ganun. Kaunting-kaunti lang. Ikonti-konti nyo lang. Huwag nyong biglain yung pag-mix niya. Tapos ulit. Ganyan. Ganyan lang yung pag-mix niya. Huwag biglaan. So ulitin. Ganon. Hanggang parang maging ano na siya. Kung nakikita nyo, parang hindi na siya, parang sticky-sticky. So, i-mix nyo na siya. So, yung pagluluto ng pulburon, easy lang siya. Huwag nyo lang ipalpak yung ano nyo sa yung pagluto para hindi sayang yung mga ingredient. And so, nakikita nyo na parang naging ano na siya, powder. So, huwag nyo lang biglain. Kasi kung biglain nyo siya, no, so, pangit yung kalalabasan. So, ayan. So, pag
nakita nyo parang wala na yung margarine. So, it's time for you to mix it all. Wala pang pang. So, anong lasa, Sir Rico? Lahat ng pulbora na siya. Masarap siya? Masarap. Bakit parang nabubulunan ka? Hindi pwede makasalita basta may ano. Anong tawag? Sa pulborom. Lahat ng pulborom, pero masarap siya. Sobrang sarap. If you like this video, give us a thumbs up and don't forget to subscribe. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel namin, please do subscribe and don't forget to like, share, and of course, hit the bell notification para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos na i-upload. Once again, thank you for watching this video and God bless.